By the way, I have a business partner, and I want you to marry their son. Can you do it for me? Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Enemies turn into lover. Di ka ba natatakot, Kate? Mga politiko yung binabangga mo. Wika ni Crescenta sa kaibigan na si Kate. Isa sila sa mga reporter na hindi nababayaran at si Kate ay palaging sangkot sa kaguluhan pagdating sa politika. Ano bang gusto mo? Bumagsak tong bansahan natin at idaan na lang ang lahat sa pera? Kung kayo, oo. Ako, ibahin niyo. Hustisya ang mahalaga. Sagot ni Kate sa kanyang kaibigan. Ewan ko sa'yo. Sukong wika ni Crescenta. Madalas mapaaway si Kate dahil sa mga report nito tungkol sa mga politikong korap. Dad, did you like my scoop? Nakangiting wika ni Kate sa kanyang amang si Roberto. It's good. But young lady, take care. Baka mapahama ka sa mga ginagawa mong yan. Nag-aalala ang wika ng kanyang mga ama sa kanya. Kaya mo naman akong protektahan, di ba? I do this kasi wala namang ibang gagawa nito. I will expose those corrupt and criminals na akala mo kung sino mga inosente. Sagot ni Kate at umupo sa harap ng kanyang ama. Not all the time. By the way, I have a business partner. And I want you to marry their son. You can do it for me, right? Wika ng kanyang ama. You know me, Dad. I can marry whoever you want. Wika ni Kate at natuwa naman ang kanyang ama. Kapwa-tuso ang dalawang ito. Lumago ang business nila dahil na din sa talino ni Kate. Ngunit umedad na lamang ito ay wala pa din naging nobyo. Lagi siyang ipinapareha ng kanyang ama sa mga anak ng kanilang business partner, ngunit sa huli ang mga lalaki din ang umaatras. Umalis si Kate sa kumpanya ng kanyang ama at humithit ng sigarilyo. Natanaw niya mula sa malayo ang kaibigan. Psst! Santay! Tawag nito kay Crescenta. Ay be, ihanda mo yung camera, may kaguluhan doon. Oh, involve yung pinakabatang bilyonaryo. Pagbabalita nito kay Kate. Mabilis na itinapon ng dalaga ang sigarilyo at nagtugong sa lugar na yon. Ano pong nangyari? Usisa ni Kate sa mga tao doon at kinuhaan ng video ang pangyayari. Narito po tayo sa Marcos Highway kung saan ay merong banggaan na naganap. Intro ni Kate at nagtanong sa isang babae. Ano pong nangyari sa dalawang kotse na yon? Tanong nito sa isang matandang babae. Ngunit sasagot pa lamang ito nang biglang suntukin ang mayamang lalaki ang isa. Matapos ang kaguluhan ay inedit ni Kate ang scoop at pinakalat. Kinabukasan ay naging usap-usapan na yon. Nax, ito na bang pinakamalaking kontrobersyang nakuhaan mo? Wika ni Harold sa kaibigan. Oo nga, be. Masama pala ugali ni Michael, ano? Singit pa ni Crescenta. Michael? Sounds familiar. Pero ang mahalaga, naging usap-usapan yun. Wika ni Kate at nagpaalam na sa mga kaibigan. I saw your new scoop. Michael is involved. Do you remember what I told you yesterday? Bungad sa kanya ng ama niya nang makapasok ang dalaga sa loob ng office nito. Ah, yes, Dad. Why? Takang tanong ni Kate sa kanyang ama.
Michael is the man I want you to marry. Nagulat si Kate sa sinabi ng kanyang ama. No, I don't want to marry a man like him. Pagprotesta ng dalaga. But she said yes. Wala nang atrasan. Wika ng kanyang ama at wala nang nagawa ang dalaga. Marunong siyang tumupad sa pinagkasunduan nila at ayaw niyang madisplease ang kanyang ama dahil ito na lamang ang meron siya. Bata pa lang nang mawala ang kanyang ina dahil sa sakit nito sa puso. Fine, Dad. But I will not promise that it will work. Gumiti pa ito at humilik sa pisngi ng kanyang ama. Samantalang sa kabilang banda, hindi alam ni Michael na ang babaeng gusto para sa kanya ng kanyang ama ay ang babaeng kumuha at nagpakalat ng misunderstood na aksidente. How did it happen, Michael? Galit na tanong ng kanyang ama sa kanya. Some reporters scooped that video. I'm sorry to disappoint you, Dad. Paghingi nito ng paumanhin sa kanyang ama. Hanapin mong reporter na yon at linisin mong pangalan mo. Anyway, we need to go at Roberto's house to meet his daughter, so be on time. Tumango lamang ang binata sa sinabi ng ama at nagpahinga na. Kinagabihan ay naghanda na si Michael at nagtungo sila sa tahanan ng mga Santos. Welcome, Kumparing Matthew! Ito na bang inaanak ko? Napakalaki mo na. Wait, my daughter is in her room pa. Bungad ni Roberto at pumasok naman sila Michael at ang kanyang ama. Pagbaba ni Kate ay nakasuot ito ng long sleeve na dress na hapit sa kanyang korbadong katawan. You? Wika ni Michael at itinuro pa ang dalaga. Magkakalala kayo? Naguguluhang tanong ni Matthew, ang ama ni Michael. She's the reporter who spread that rumor. Wika ni Michael. Nag-usap ang mga ito. Iha, you misunderstood that scene. My son can't do that. Wika ng ama ni Michael, ngunit para bang walang narinig si Kate at umalis na sa hapag. Humingi naman ng pasensya ang ama ng dalaga at umalis naman na sila Michael. Isang linggo ang lumipas ay hiniling ni Michael na makasama si Kate sa kanyang bahay at pinabura naman iyon ang ama ni Kate. So, you're the girl who spread that rumor, huh? Galit na wika ni Michael at tinitigan ang babae. It's not a rumor. Kita naman kung gaano ka kasama to fight with that man. Wika ni Kate at tinalikuran ng lalaki. He insulted my dead mother. So what do you want me to do? To laugh? Forgive him? Ganyan kasi kayo mga reporter. Kuha lang kayo ng kuha ng scoop nyo. With the information of that person. Litanya ni Michael at para bang hindi iyon nagustuhan ni Kate. Sinampal nito ang binata. Don't compare me to them. I am different. Gigil na wika ni Kate. Masama niyang tiningnan si Michael. Are you gonna punch me? Come on, be a man, dude. Bakla ka ba para manakit ng babae? Kumunot naman ang noo ni Michael na halatang nagpipigil ng galit. Ako, bakla? Anakan kita dyan eh. Inis na wika ni Michael. Ah, basta. For me, you're gay. Wika ni Kate at tatalikod na sana nang bigla siyang hablutin ni Michael at si Eileen ang halik. Sinampal ito ng dalaga at nagkulong si Kate sa kanyang kwarto. Napangiti naman ang binata. Her lips is like a cotton. It was sweet. Nakangiting wika ni Michael at hinawakan pa ang kanyang labi. Ang ama ni Kate at Michael ay magkumpare dahil inaanak ni Roberto si Michael at kampante ito na ligtas ang kanyang anak sa tahanan ng kanyang inaanak. Lumipas ang araw, todo ang effort ni Michael para makuha ang loob ng dalaga, ngunit sadyang mailap ito.
Hindi din ito pinirmahan ang kasunduan ng kanilang kasal. Saan ka pupunta? Tanong ni Kate kay Michael dahil kanina niya pa ito nakikitang may bitbit na malaking kahon. Sa puso mo. Pilosopong tugon ng binata. Na-curious naman ang dalaga kaya palihim niya itong sinundan. Huminto ang kotse ni Michael sa isang bahay ampunan at sinalubong ito ng mga bata at niyakap. Kinuhaan iyon ni Kate ng larawan at palihim na napangiti, ngunit hindi pa din siya naniniwala sa kabaitang nakita sa binata. Madalas niya itong sundan at kinukuhaan ang litrato hanggang sa napagdesisyonan niyang itama ang pagkakamali. Hinanap niya ang lalaking nakaaway ni Michael at napag-alaman niyang kaaway pala ito ng pamilya ng fiance. Can I ask you something, Mr. Romualdez? Nagulat ang matanda nang makita si Kate. Ikaw yung babaeng nagkalat nun. Alam mo, mali lang pagkakaintindi mo sa nangyari. Wika ng matanda at doon na natauhan si Kate. Nabunggo ko ang isang bata at dinala yun ni Michael sa ospital. But the child died. Binalikan ako ni Michael. He talked to me na sumuko ako but I insulted his mother instead. So he punched me. Nagulat si Kate sa pag-amin ng matanda. At hinayaan mo lang na kumalat ang rumor na yon? Inis na wika ni Kate. I searched you. Hinanap kita but your dad wanted to protect you. But now I am willing to have a statement with you. Pati na din ang illegal na mga ginagawa ng amo ko. Wika na matanda. Doon na nalaman ni Kate na mabuting tao pala si Michael at nagkamali siya sa pagkakakilala dito. After na maibigay ng matanda ang kanyang mga nalalaman, ay nabalitaan na lang ni Kate na pinatay ito. Lahat ay isinisi kay Michael dahil ito ang alam nilang nakaaway lamang ng matanda. I knew it. Ilalabas ko tong nalaman ko. Bulong ni Kate sa sarili at hindi mapakali. Ano ang alam mo? Nagulat ang dalaga sa biglang pagsulpot ni Michael. Nothing. Pagsisinungaling ni Kate at tinalikuran si Michael. Alam kong may tinatago ka. Spill it! Wika ni Michael pero nanatiling tikom si Kate. Alam niya na maaaring madamay ang lalaki kapag sinabi niya dito ang kanyang nalalaman. Umalis si Kate doon at nag-drive patungo sa kanilang kumpanya, ngunit may mga grupo ng lalaki ang nakasunod sa kanya. Bakit ngayon pa? Inis na wika ni Kate at kinontak ang kaibigan niya, ngunit ibang tao ang sumagot. Do you wanna keep your friends alive? Sumama ka sa mga tauhan ko at ibigay mo ang recording mo. Salita ng isang lalaki at tumawa pa. Nangatog si Kate at hindi alam ang gagawin. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Michael. Kate, where are you? Get home immediately. I saw a group of people scouting you. Bungad ni Michael at halata sa boses nito ang pag-aalala. Listen. I will go with them, but I will open my phone's location. Track me down, please. Matapos sabihin yun ay naputol na ang tawag at bumaba si Kate at sumama sa mga humahabol sa kanya. Kate, my niece! The only daughter of my stepbrother. Wika ng tito ni Kate. I knew it. You're the one behind all this. Galit na wika ni Kate at tinignan ang kanyang kaibigan na nakagapos. Merong stepbrother ang ama ni Kate at ito ay si Leopard. Itinakwil nito ang lolo ni Kate dahil sa pagsama nito sa mga illegal na bagay. Where is the recording? Tanong nito. Free my friends and I will give you the records. Wika ni Kate at itinaas ang recording.
Tumawa naman ang tito nito at pinakawala ng mga kaibigan ni Kate. Bes, gwapo sana. Kaso demonyo. Wika ni Cassandra at niyakap ang kaibigan. Maya-maya ay may narinig na itong mga tunog ng mga polis. Agad na tumakbo sila Kate palabas. Tuso ka talaga, Kate! Galit na sigaw ng kanyang tito. Nakaligtas naman sina Kate at mga kaibigan nito. Isang linggo ang lumipas, nailabas ni Kate ang katotohanan at pinaghahanap na ang tito nito. Anong plano mo, anak? Tanong sa kanya ng ama niya. I want to go to the US para magpalamig. Wika ni Kate. How about the wedding? Biglang singit ni Michael at hinalikan ang kamay ni Kate. A little scary. Abat na padalaw ka. Panunudyo ni Kate sa binata. Naaalala ng dalaga kung paano umiyak ang binata nang tamaan siya ng bala. Don't call me like that. Wika ni Michael at para bang may laman na yon. Maiwan ko muna kayo at mag-usap kayo dyan. Malay mo, umurong yan sa pag-alis. Wika ni Roberto, ang ama ni Kate. So, ba't ka na pa rito? Seryosong tanong ni Kate sa binata. Your uncle is in jail now. Wala ka ng reason para matakot. Wika nito. Natawa naman ang dalaga sa sinabi ni Michael. Me? Scared of him? Come on. Hinarap ko nga siya ng mag-isa. Matatakot pa ako? Naiiling na wika ni Kate. Fine. Payagan mo ako manligaw sa'yo. Nagulat naman si Kate sa sinabi ng binata at hinapit pa ang kanyang bewang. Be my girlfriend and soon be my wife. Wika nito at hindi na nakasagot pa si Kate dahil siniil na siya ng halik nito. Natuloy pa din si Kate sa pagpunta sa Amerika. Yun nga lang, kasama niya si Michael at patuloy siya nitong niligawan. Kailan mo ba ako sasagutin? It's been 3 years. Tanong ni Michael kay Kate. Matapos magtungo sa Amerika, nagtungo naman sila sa Korea matapos din ang isang taon. At ngayon ay naririto na sila sa Seoul Tower. Gumiti sa kanya si Kate at nagsalata. My answer is a yes. Wika ni Kate at siniil ng halik si Michael. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!